ginagawa mo rito? Dito ako para tulungan si Ivy Agua. Pakailang. Iniligtas natin si Ivy kahit anong mangyari. Dito ako! Ivy, gumagod ka! I want my slit a little higher. And then sa waist, gusto ko siya talaga yung corset. Mas sikipan nyo because I'm on a strict diet. So gusto ko talaga nakahulma yung waistline ko, okay? And regarding papa's barong... Ano yung sasuotin niya? Basta, positive is gonna wear barong, okay? Okay? The food, I'll discuss it tomorrow. Hi, papa! Hi there, Emilia. You seem to be in a good mood. Oh, I am, Papa, in a very good mood. Because our dark days are over, Papa. Oh, come? Because our enemy, Ivy Aguas, is dead. Isn't that supposed to be a call for celebration? Ivy Aguas is dead. Are you sure? I am very, very sure, Papa. I was there listening to her last breath, Papa. In fact, sabi pa nga ng tauhan ko that Diego Torillo tried to help her dun sa libingan, but they failed. So, I'm positive, Papa, Ivy Aguas is dead. So, we should celebrate. Yeah, it seems like it's a good reason for celebration. Mm-hmm. Good job, Emilia. Thank you, Papa. You know, we are going to have the most amazing centennial celebration ever. And ito rin ang magiging pasimula ng panibagong yugto ng pamumuno natin bilang pamilya sa bayang ito. This will also mark ang panibagong simula natin bilang magama. Oh. Cheers, Emilia. Oh. Cheers, Papa. Excuse me, Papa. I'll just fix your program. Go ahead, go ahead. Ladies. Colonel, do you have any more good news to share? Well, Gov, alam ko na kung sinong backer ni Diego Torillo at nagpapalakas ng loob niya. Who? Si Vice Governor Mateo Ruiz. Talagang pailalim kung tumira yung mga taong nagtitinutinuan. Anyway, I will deal with that two-faced mestizo of a vice governor. Just wait and see. Vice Gov, may nagpapabigay. You may leave.
Governor, what a surprise. Well, not as surprised as I am, Vice. So, anong pag-uusapan natin? Let's cut to the chase. You have been sleeping with the enemy. Your enemy, Governor. Not mine. Akala ko pa naman, iba ka, na kahit na magkaiba tayo ng partido at paniniwala, ay hindi mo gagapangin ang posisyong napanalunan ko ng fair and square. But no, now I find out na gagamitin mo pa ang bagitong si Diego Torillo. Now, that is a shocker. It's a low blow. Considering, you don't even strike me as the ambitious kind. Totoo, Governor. Hindi ako ambisyosong tao. Pero meron akong prinsipyo. Nilapitan ako ni Diego Torillo at mukhang may punto ang kanyang ipinaglalaban. Oh, let's cut the political talk. Let's just be real. Kaya ako siya tinutulungan. Hindi para pabagsakin ka. Kundi dahil sa naniniwala ako sa katotohanan. Ngayon, eh kung totoo kung may nangyaring dayaan sa eleksyon, eh dapat kayong magbayad. Balitang balita na naglilipat na daw si Julio Argente ng opisina doon sa Kapitolyo. At puspusan na rin yung paghahanda nila ng pagdiriwang ng sentenyal ng poblasyon na magsisilbing victory party nila. Mga walang ya sila. Kung nandito lang si Lily, hindi niya hahayaang hindi mabarusahan ang Julio Argenteng yun sa ginawa niyang pandaraya ng eleksyon. Kaya alang-alang sa kanya. Eh hindi tayo susuko. Lalaban tayo at patatalsikin natin sa pwesto si Julio Argente. Huwag nating hayaang mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ng anak ko. Funny for you to be waving the flag of justice when I know for certain na at one time or another, ay linabag mo rin naman ang batas. It being that you are an ex-military man. Kahit pa ipa-imbestigan niyo ako, wala kayong makikitang dumi. Malinis akong politiko, Governor. I got news for you guys. Lahat ng politiko, may putik na binandaman. It's just a matter of finding the skeletons in your closet. And believe me, I will find them. Kung hindi mo ititigil ang kahibangan ito. Kung ako sa inyo, Governor, ipopospone ko muna ang selebrasyong pinaplano mo. Hindi ako natatakot sa inyo. Well then, magkakasubukan tayo. Don't get on my bad side, Vice. You won't like what you find. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Paano nilang nagawa yun sa kaibigan ko? Ano, huwag kang susuko. Tinahan dito si Ivy and din sasabihin niya. Kilala natin siya. Kaya niya ang sarili niya. Lalaban yun at hindi yun susuko. Kaya tayo rin. Hindi tayo susuko. Sige, kausapin ko lang sila. Diego, tapatin mo nga ako. Ang
Tingin mo sa kaibigan ko, si Anna. Ano ibig mo sabihin? Alam mo ibig ko sabihin, Diego. Lalaki ka. Alam mo may gusto siya sa'yo. Kinakasama mo ba siya? Dahil wala na si Ivy. Jeffrey, ako nire-respeto ka tabi ng kaibigan ni Ivy. Huwag mong bibigyan ng kulay ang pagkakaibigan namin ni Anna. Isa lang ang mahal ko. At kahit kailan di mo babagal. Ang dami. Galing? And ano yan? Wala to. Anong wala to? Sandali, aga-agang init ng ulo mo. Excuse me, Raul. Di ba tinawagan pa nga kita kagabi dahil nag-aalala ako sa'yo, tapos ganyan pa iaasta mo sa'kin? Ano ba? Tinawagan mo ba ako dahil nag-aalala ka? O tinawagan mo lang ako dahil obligasyon mong hanapin ako dahil asawa mo? Tsaka bakit pagka akong kausap mo, mainit ang ulo mo? Pag ibang lalaki, sweet ka. Have you been listening to my calls? Hindi, bakit? Totoo ba yung sinasabi sa'yo? Guilty ka ba? Wawa, ako pang guilty. I think ikaw ang guilty. Huwag ka na magkaila, Raul, okay? Akala mo ba hindi ko alam na nakikipagsabwatan ka dyan sa anak mong si Diego para dyan kay Ivy Aguas? Alam ko na, Raul, okay? Wala akong pakialam. It doesn't matter right now because Ivy Aguas is dead, okay? Oops. Wait. Sabihin mo yan sa anak mo, ha? Ivy Aguas is dead. Tay, makita na lang tayo sa Kapitolyo. Ingat kayo. Ingat. Kamya. Damian, saan ka galing? Sige, Ivy. Kamusta? Inilibing nila ng buhay ang anak ko. Ano sa paligay mo ang dapat kong maramdaman, Damian? Pagod na ako magdalamhati at umiyak. Kailangan pagbayaran ng mga Argente ang ginawa nila sa anak ko at sa bayang ito. Kanina lang, itinakot ni Julio Argente si Vice Governor Ruiz na huwag suportahan ang reklamo ko laban sa kanya. Sawang-sawa na kami sa paninindak at pananakot para lang mapagtakpan ang pandaraya. Kailangang bumaba sa pwesto ni Julio Argente at panagutan niya lahat ng kasalanan niya sa bayang ito. Kasalanan niya kay Diego, at kasalanan niya sa lahat ng taong kumakalaban sa kanya. Tapos na ba kayo? Masakit kayo sa tenga. Para kayo sirang plaka. Pero karapatan niyo. Ngayon ay ako naman. Unang-una na, taos puso akong nagpapasalamat sa lahat ng mamamayan ng Argente.
na nagpakita ng kanilang pagmamahal at suporta upang ang inyong abanglingkod ay maluklok sa kanyang pwesto. Ngayon, sa akin namang mga nakatunggali, sa aking mga nakalaban na mga talunan, na ngayon eh wala namang alam gawin kundi ang hanapan ng butas ang aking pagkapanalo. Ang masasabi ko lamang eh, pasensyahan na muna tayo. Total, wala naman talagang reklamo. At walang makakapagpabagsak sa aming mga Argyente. Dahil lahat ng naninindigan laban sa inyo, eh pinapapatay ninyo o hindi kaya binabaw nyo sa lupa katulad ng ginawa nyo kay Ivy Aguas. Ha? Si Ivy Aguas? Si Ivy Aguas ay kakampi namin. Napakalaki nang naitulong niya sa akin sa eleksyong ito. Kanya bakit ko siya ipapapatay? At tandaan mo, Diego, hindi ba't ako pang nag-alok sa'yo? Nakahanda akong tumulong sa 10 ng aking mga tauhan upang hanapin si Ivy Aguas. Sinungaling! Ha? Hi. Kamya, wala naman kaming ginawa eh. Wala kaming nagawa. Ano ba naman? Ivy's dead and that's it. Kay Ivy Aguas, nakikiramay kami. At ito ang sasabihin ko sa inyong lahat. It pains me to say this, pero ang totoo, Ivy Aguas played with fire. And when you play with fire, you usually get burned. Kung sa akin lang ipaalala sa inyong lahat, upang huwag kayong matulad sa kanya. Mga hayop talaga kayong mga Argyente. Nag-uusapan ka na ng mga tao natin sa kute. Yung mga totoong operasyon. Yan pa ba? Pabyon, wag ngayon. Umalis ka na rito. Mukhang nag-iba na talaga prioridad mo, boss. Sana wag mo antayin mag-iba rin yung sa amin. Diego, kahit kailan tanga ka pa rin. Sa tinagal-tagal ng panahon na nakatira ka sa bahay ko, nung naniniwala ka pang isa kang Argyente, all those years from your childhood, wala ka pa rin bang natutunan sa akin pagdating sa politika? Look at you now. You're nothing but a pathetic, sore loser. Ikaw ang talunan. Dinaya mo eleksyon dahil hindi mo matanggap na natatalo ka. Hindi mo matanggap na natalo ka ng bastardong kinakahiya mo. Diego, you're throwing pebbles at a mighty wall. But anyway, sige. Ituloy mo yung mga pinagsasabi mo, idemanda mo ako, kung ano man ang gusto mong gawin. But at the end of the day, I will still be standing as governor of Argyente. And if by some stroke of miracle, ay matupad yung pinapangarap mo na ako'y mapatalsik mo sa posisyon. Naisip-isip mo ba, hindi ka rin naman makikinabang eh. Kundi isang Poncio Pilato ang siyang makikinabang sa lahat ng pinaghirapan mo.
hindi ba? Inaakala mo. Lubasin mo na yung oras mo dito. Nasisiguraduhin ko. Sisiguraduhin itong babagsak kayong lahat. My. Diego! Yes, are you hearing yourself? What I see is rage. Undirected, misguided rage. Anyway, like I said, ituloy mo yung paglaban mo sa akin. Sasaluhin ko lahat ng akusasyon mo. Sa bandang huli, Julio Argente pa rin ang gobernador. Nakakala mo. Kasi mo ni oras mo dito. Sisiguraduhin itong babagsak kayong lahat. Well, good luck to your endeavors, Diego Torrillo. Pero sa ngayon pa lang sa niya, walang kahihinatnan niyang mga pinaglalaban. Para bang nakasakay ka lang sa stationary bike? Pedal ka ng pedal. Wala ka namang pinupunta. But I applaud you people. Please, ipagpatuloy ninyo yung inyong mga paninindigan, ang inyong paniniwala. Hindi ko kayo aawatin. Ang lahat kayo ay may karapatan upang sabihin kung ano ang nasa kanyang damdamin. At ito'y pagpapatunay din na kaming mga Argente ay patas ng mga tao at naniniwala pa rin kami sa demokrasya. Sa ngayon, hayaan niyong maiwang ko muna kayo. Adios! Mataraya! Mataraya! Kuyo Argente! Mataraya! Mataraya! Kuyo Argente! Mataraya! Kuyo Argente! Mataraya! Kuyo Argente! Mataraya! Ngayong araw ay kumalat ang balitang pumanaw na ang negosyante at numero unong supporter at kaalyado ng mga Argente na si Miss Ivy Aguas. Ito ay mismong ibinalita ng kaibigan at muntik nang maging mother-in-law ni Miss Aguas na si Emilia Argente Torrillo. Ano pong masasabi ninyo sa pagkawala ni Miss Ivy Aguas? I have nothing to do with it. I think I've answered that question many times and I would still have the same answer. I have nothing to do with it. Thank you. Ilang detalye pa ang ating alamin tungkol sa kanyang pagpanaw. Nagpapatay kay Ivy Aguas. And what makes you think of that? Sabi mo na, Emilia. Ang tagal na nating magkasama bilang mag-asawa. Master na master mo nang magpapatay ng tao. Alam mo, Raul, the reason why hanggang ngayon malaya pa rin ako dahil walang ebidensya ang taong bayan against me. And same thing will happen dyan sa pagkamatay ni Ivy Aguas. Kahit wala si Ivy, hindi ko makakalimutan ang pagtulong na ginawa niya sa atin laban sa mga Argente. Lalo na noong muntik niya tayong papatay lahat ni Gov. Lalong hindi mawawala ang paghangap sa kanya. Kaya hindi matatahimik. Hindi mamamatay ang iniwang pakikipaglaban ni Ivy Aguas. At patuloy ni tumumultuin ang kasamaan ng Argente. Vice? Napasugod ko kayo. May good news ako, Diego. Umayag na si Election Commission Secretary Martel. Napakinggan ang mga nirereklamo natin. Vice, maraming salamat. Salamat din sa inyo. Dahil sa pag-iingay ninyo, napansin ito ng media at ng Malacanang, kaya tayo binigyan ng audience with the Election Commission. Bigatin itong binabangga natin, Diego. Sigurado ko ba sa ginagawa natin? Wala na akong atraso. Handa na ang lahat at papapagsakin natin si Julio Argente.
Come on, Emilia. This is not happening. Come on. You're watching too many horror movies. This is not happening. Tandaan mo to, Emilia. Pag ako napatay, mumultuhin kita. Papa!